halimbawa na hindi mag shut off itong electric start niya, meron tayong manual shut off. Ito 'yon. Ang genset kasi usually laging naka-run 'yan. Pero kung halimbawa nagkaroon ng malfunction, pwede mo siyang i-stop, pindutin mo lang 'to. Ayan. Magandang araw mga ka-best buys, at nandito naman po tayo sa bagong vlog natin. So, ano-ano nga ba ang dapat pong malaman tungkol sa generators na bibilihin mo? So ngayon, i-review natin ang ating powerhouse 10,500E, para malaman ninyo yung mga short specs niya at kung ano-ano pa tungkol sa generator na ito. Okay. Una, yung pangalan po ng ating mga generator ay tulad nito, PHW 10,500E DST. So dyan po, hindi natin, may mga features yan sa pangalan nila na pwede natin pagbasihan ng pagkakagawa sa kanya. Let's say ito, yung PWH, ang ibig sabihin kasi niya is powerhouse, and then 10,500E. Hindi po, minsan hindi siya ganun ka-reliable yung markings na yan. Kasi ang iniisip ng ibang tao, kapag 10,500E, ibig sabihin 10,500 watts, which is hindi exact na pagbabasihan mo dapat, kasi yan ay model type lang. Kung yung sumunod, meron po tayong mga, let's say ito E, yung ibig sabihin ng E na yan, electric start. And yung DST naman na yan, diesel silent type. So yan, isa yan sa mga konting trick sa pagbili ng generator. Yung pangalan, number one. Generators po na binibenta usually ay tinatanong ng mga kliyente kung siya ba ay copper windings or hindi. Usually po, kapag ang makakaalam lang yan is yung mismong mga nagbibenta or yung mga trader. Malalaman yan kung copper wind ba siya o may halo siya na alloy. Mas maganda po yung mga generator na pure copper winded, kasi mas maganda yung efficiency ng flow ng kuryente. Dito tayo sa mga packaging niya. Yung mga generator po ay may iba-ibang packaging depende sa manufacturer. So ito po ay powerhouse. Ang kasama po sa packaging nitong 10,000E ni powerhouse, 10,500E ni powerhouse, ay dalawang male plug, isang fuel filter, yung susi para dito sa kanyang open top, ayan, dalawang fuse, at itong kanyang tool set. So ayan lang po. Sa gasolina naman po, minsan kadalasan sa gasolina, isang tool set at isang pangtanggal ng spark plug. Ngayon, since nagbebenta tayo ng generator, patanungin na rin, usually tinatanong ng Best Buys Mindoro kung meron na ba silang transfer switch sa bahay na naka-ready. Minsan kasi ini-install na ng mga electrician yung double through, yung manual double through, para ready para sa mga genset niya na halimbawa mabibili, if ever na mag-design na yung may-ari, na mabibili sila ng genset in the future. So ganun po. Kapag naman po wala pa, let's say nagsabi sila na wala pa silang transfer switch, ino-offer naman po ng store yung automatic transfer switch tulad nito. So kasama na nito. Ang kagandahan po kapag sa amin kayo bumili ng automatic transfer switch, we make it assure na gumagana yung mga transfer switch na binili ninyo over sa mga nabibili sa online. Kami po, kumukuha po kami ng maramihan nito ng ganitong unit. Tapos, bago po namin i-ship sa mga nag-order, sinisigurado po namin na itinetest po namin siya ng shop personally para hindi na magka-problema sa
may-ari kapag dumating, as well as the unit. Yun din pong ginagawa namin. Basta po umorder kayo, nagbibigay po kami ng 1 day na grace period para i-set up yung unit at lagyan ng langis, crudo, i-start siya para sigurado tayo na pagdating sa kliyente ay gagamitin na lang ang unit. Ito po. Dito naman tayo sa mga features niya dito sa kanyang panel. So yung mga, ito po yung ano, standard lang din naman siya na type ng panel. O, makikita natin, meron siyang start switch. Kung pag may ganito po, may key start, ibig sabihin, may battery siya. So pag may nakita natin na panel na ganyan, at may ganito, may ganyan, ibig sabihin, meron. Ito ang kanyang oil alert kapag mababa na yung kanyang langis. Standard din po yan. Ito naman yung kanyang LED screen. Dito, ito naka-standby sa kanya. Ibig sabihin, meron siyang 05. Ibig sabihin yan yung running time niya. So, yan ay 5, kung di ko nakakamali, 5 minutes pa lang siya na napapaandar. As recorded. So, ano na yan? Hindi na po maaalis yan dyan. So, itong unit na ito, wala na siyang pinipindot. Kasi yung ibang unit, yung Mar Pro, may pinipindot siya dito para makita mo yung kanyang frequency, yung kanyang voltage na binabato, at yung amperes. So ito steady na siya. Kung kapag binuhay natin siya, makikita natin yan diyan yung ibang fit, yung ibang ano niya, calculations niya. Ito naman ang kanyang easy breaker. So once na mag-overload o may mag short circuit, nagtitrip siya. Yan ang purpose niyan. Para hindi masira yung ating alternator. Ito naman ang ground na usually nakakalimutan ng mga nag-i-install ng genset. Dapat ito ay properly installed din ito. So, kailangan may grounding siya para if ever na may nagja-jump na kuryente, hindi mo kuryente yung hahawak ng generator. Kailangan may wire siya na nakatusok sa ground. Ito naman ang dalawang positive and negative DC output. Ito naman po ay para sa charging ng battery. Let's say may charge tayo na battery, at wala tayong battery charger, pwede po tayo dito mag-charge. Ayan ang purpose niyan. So ang kanyang rated amp is 3 amp. Ang kanyang rated ay 112 volts. So ito yung fuse niya. Kapag hindi siya nag-charge, i-check niyo kung yung integrity ng fuse. Kapag buo siya, straight pa na ganan, walang cut, ibig sabihin okay pa yan. Yan yung ito yung magiging replacement ng kanilang dalawang fuse na ipinakita natin sa package niya. Dito mo siya ilalagay. Kailangan kung ano yung nakalagay na rate ng fuse, makikita naman natin yan dyan. So ito, so itong sana to ay 25 ba ito? Dito masyadong makita eh. Hindi ko makita. So ito, kung hindi ako nagkakamali sa aking nakikita, ito ay 10 amperes. So mas mababa yung amperes niya, mas mabilis siyang pumutok. Mas mataas yung amperes niya, mas matagal siyang pumutok, mas resistive siya. Kaya kung akong tatanungin, mas maliit na amperes, mas maganda para sensitive siya, para hindi na siya makapanira. Kasi yung mas mataas na amperes, matagal siyang masisira kapag nag-overload. At ito naman yung 60 Hz. Ano ba yung 60 Hz ito? Ito yung frequency, yung flow ng current. So dito sa Pilipinas, 60 Hz yung ating standard na Hz. So basic din yan sa mga genset na binibenta dito sa Pilipinas. At alam din naman ng mga trader yan na kailangan 60 Hz yung kuryente na ibinabato ng mga genset dito sa atin. Ito naman, low oil warning. Do not run the engine without checking the oil level in case of auto stop or lighting of fuel oil pressure alert lamp. So kapag nagbabumababa na yung ating oil level ng ating genset,
nag-on siya, umiilaw siya. So ina-alert siya kaagad para hindi na tayo magkaroon ng further damage sa engine. Yan ang purpose ng oil alert na yan. O, kapag bababang mababa na talaga siya, usually yung ibang genset namamatay na kusa para sa safety ng engine, para hindi tayo masiraan ng gusto. Dito naman natin makikita yung kanyang sensor. So ito yan. Yung iba-ibang manufacturer, iba-iba din ang purpose nito. So ito yung oil alert sensor niya. Kapag may ang iba-ibang manufacturer, dalawang klase lang naman yan eh. Ang purpose nito, it's either mag-sense ng signal dito na mababa na yung oil niya, or kung mababa na yung oil na nasa sensing sensor, automatic na nagsashut off itong buong itong makina. Nagsashut off siya ng pusa para ma-prevent yung further damage. Since nandito na tayo sa loob, re-review na rin natin yung loob niya. Ito, itong battery, lahat ng trader natin, wala silang warranty sa battery. Once na nag-start siya, ibig sabihin good siya. So, kung yan man ay umaba yung buhay niya, it depends kung sa paggamit na lang. Wala talaga siyang warranty, kasi kapag kinuha natin ito sa planta, hindi rin natin alam kung talagang within that year na manufactured, ipinabit siya agad. Or yung mga late na production yun ang ikinabit dito sa unit na pinadala sa inyo. So, hindi talaga nabibigay usually ng warranty ang mga manufacturer sa battery. Kung kailan siya tumagal, kung katagal siya, paswertihan na lang talaga. Pero usually naman, ang pinakabit nila dyan ay yung mga produced that year na ginawa din yung unit. Nagkakataon nga lang yung iba, madaling bumibigay. It depends upon sa mga conditions. Let's say yung laging ginagamit o hindi ginagamit, or medyo yung status na temperature ng pinaglagyan ng generator. Yon depende sa mga condition kung bakit iba-iba yung nagiging performance ng battery. Next, kung halimbawa na hindi mag shut off itong electric start niya, meron tayong manual shut off. Ito yon. Ang genset kasi usually laging naka-run yan. Pero kung halimbawa nagkaroon ng malfunction, pwede mo siyang i-stop. Pindutin mo lang ito. Ayan, mag-i-stop na siya. So magma-manual turn off ka. Ngayon, kung gusto mo siyang buhayin uli, ipipress mo lang siya dyan. Good to go na yan. Pag yan ay naka-stop, kahit anong gawin mo dyan na pag-start, hindi siya mag-i-start. Kasi naka-stop siya. So lagi yung naka-run side. Next naman po sa oil. So yung oil natin, sa first 20 hours mula nang nabili sa manufacturer or mula nang mabili sa trader, kailangan first 20 hours na paggamit natin sa generator, tayo ay mag-change oil na. Ito po yung tinatawag natin na tulad yan. O yan, bagong lagay po yan, gold na gold pa. So ang level niya ay hanggang dito dapat sa kanyang peak ng kanyang crank. Yan ang pinaka suggested na level niyan. So balik nga po tayo. First 20 hours magpapalit po tayo ng langis, para yun po kasi nakahasa na yung mga granahe niya sa loob. Kaya kailangan after 20 hours magpapalit na tayo ng langis. And then after 20 hours, pag sa first na change oil natin, regular na po tayo magpapalit every 2 months para sa regular maintenance natin. Ito naman po ang ating drain plug. So kapag tayo mag-change oil, tanggalin lang po natin to, bubuksan natin. And then meron po siyang butas yan sa ilalim. Kaya dito naman tayo magsasalo ng pan. Nasaksak natin dyan yung pan at sasaluhin yung tumutulo. Kasi mas mahirap kung dito ka, hindi natin, wala tayong paraan para makuha yung langis kapag galing na dito. So mangyayari, bubuksan natin siya dito sa tornilyuhan niya na to, and then magsasahod tayo ng pan dito sa ilalim para saluhin lang yung change oil. And then dito tayo magre-refill. Installation naman po tayo. So ang iba,
ginagawa nila sa installation ng genset, tinatabi nila sa isang sulok, tapos enclosed yung paligid. Baka nakakalimutan po natin na ang ating generator ay air-cooled. So, ang kanyang cooling system ay langis lang at air, which is mali po. Ang ating pong generator dapat, lalo na kung siya ay air-cooled, kailangan nasa open space siya. At least 1 meter yung pagitan niya sa mga sa adjacent walls niya para yung circulation ng hangin ay dire-diretso. So, nagbe-base po yung theory natin dito sa flow of air. Kailangan yung hangin na lumalabas sa kanya ay hindi niya naihigo para hindi siya mag-overheat. So, kung may 1 meter tayo na distance sa bawat wall, yan, mas malayo yung ating yung pagitan ng mga walls, o kailangan mas maganda nga open type para hindi nag-recirculate yung init. At least kapag malayo yung mga entrances sa paligid, yung flow of air through and through, tapos yung may higop niyang hangin is malamig, itatapon naman ng genset yung mainit, ihigop ulit siya ng malamig at magtatapon ulit ng mainit para mas maganda yung performance niya. Usually po, nag-shutdown ang generator kapag nakasense na ng init, and then magagamit mo siya after mga 30 to 1 hour bago mo siya uli magamit, dahil nga nagko-cool down siya. Usually po, yung mga genset ay dalawang klase yung kanyang extra na ventilation. Sa Marfo USA po, dito sa harap may bukasan, sa likod meron ding bukasan. Ito naman po sa powerhouse, iba. May mga model po na ganito na open top. So pag ganito po, pwede tayong magbukas para sa extra air circulation kapag naramdaman natin na medyo umiinit na yung genset at kailangan na niya makahigop ng mas maraming hangin para palamigin siya. Pero another purpose po din po nito, kaya ito ay open top, is para ma-access natin yung manual starting niya. Ito po yung manual starting niya. Kapag tayo magma-manual start, kailangan nating i-press itong pinaka-choke niya para mahila natin yung recoil start niya. So, nagre-recoil start naman po tayo kapag wala po tayong battery. Pero, mas maganda pa rin po talaga kung mag-electric start tayo. Since, itong features naman nito ay electric start, hindi na tayo mahirapang mag-manual start. Kasi napakahirap po mag-hila nito, lalo na sa mga babae. Hindi po kayang hilahin ng babae kung i-manual start. Isanti pa rin po, kapag tayo ay mag-install nito, so yung pinaka-crucial na dapat well-ventilated dito is yung side nito, side at side na ito. Ito po, nandito yung ating exhaust. So since nandito ang exhaust natin, lahat ng init usually ay nandito tumatapon. Kaya dito talaga, mas kailangan ng well-ventilation, ng kailangan dito open-open. Dito naman po sa side na ito, nandito naman yung pinaka-breather niya or yung kayang air filter. Dito, kumukuha siya ng mainit na ng malamig na hangin. Dito naman yung mainit na hangin. So, ito kailangan open siya. Tapos dito naman open din siya. Kasi kung mainit yung lumalabas dito, tapos may binabounce sa dito ng wall, ang nangyayari kasi sinisirculate lang natin yung mainit na hangin, pinapasok ulit dito. Kaya umiinit yung genset. Ang malaking pagkakaiba po ng air-cooled sa water-cooled. Ang water-cooled po, pwede natin siyang gamitin 24 hours dire-diretso, walang patayan. Kasi siya ay liquid-cooled. At pwede natin siyang i-install sa generator house, sa powerhouse, na enclosed. Mas tahimik siya dahil siya ay... usually kasi ang mga water-cooled natin, na commercial generators ay 2 pistons pataas, kaya mas maganda yung less yung vibration niya kasi double piston siya. Ito naman ganito, mas mataas yung vibration. Patungkol sa generator, huwag po kayong mahihiyang magtanong, mag-comment sa baba, at kung kayo naman po ay may natutunan sa ating short, sa ating actually napakahaba ng ating review dito, actually at kulang pa rin po yun yung review natin ngayon.
So kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa generator nyo, mag-comment lang po kayo dito sa video na ito. Babasahin po natin yan. Subukan natin sulitin lahat ng mga comments ninyo. At contactin niyo po kami sa aming number. Ito po, na mag-appear dyan. Contactin niyo po kami dyan kung kayo po ay may mga inquiries, kung kayo po ay may ipapag-order rin at i-deliver. At makakaasa po kayo yung 100% na response sa inyo at pagmamalasakit ng Best Buy Mindoro. Hindi lang po kami nagbebenta, talagang sinupos po namin yung quality service para sa mga consumers natin. Maraming salamat po sa panonood sa ating video at ingat po tayo palagi. Sir, ito na yung inyong powerhouse. Nandito sa loob ng tools niyan at ito rin yung ATS niya, ha?